Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! It's Friday. Hindi lang ang araw na ito ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, kundi ang bawat araw ng buhay kasama ang pamilya at mga kaibigan. At sa gitna ng napakainit na panahon, ipagpasalamat natin ang ilang mga patak ng ulan na kahit papaano ay nagbibigay patubig sa nanunuyong kalupaan. Uulan kaya o mas iinit ang panahon ngayong araw? Alamin natin yan dito sa Panahon TV. Ako si Tricia Garin ang kasama niyo ngayong Biyernes ng umaga, April 12, 2019. Mas tirikang araw simula alas 3 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kaya naman iwasan ang peak hours na ito para makaiwas sa matinding init. Pero katamtamang init naman ang hatid ng sunrise natin. Yan ay sa ganap na 5:45 ng umaga at 6:10 naman ng gabi ang inaasahang lulubog ang araw. Ayon sa PAGASA, patuloy pang mas iinit ang panahon ngayong Abril at hanggang sa buwan ng Mayo. Bukod sa temperatura, dapat din nating mamonitor ang tinatawag na heat index o yung ramdam na init ng tao. Pero ano nga ba ang epekto nito sa katawan ng tao? Ayon sa isang pag-aaral, kapag nasa 27 to 32 degrees Celsius ang heat index ng tao, maaaring makaranas ito ng fatigue at heat cramps. Kapag umabot naman sa 32 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index, maaari itong magresulta ng extreme heat cramps o heat exhaustion mula sa pagbababad sa init. Delikado din ang pagbababad sa init ng araw, lalo na kung umabot na ng 41 degrees Celsius hanggang 54 degrees Celsius ang heat index dahil mataas ang tsansang magkaroon ng heat cramps, heat exhaustion at ang pinakadelikado ay ang heat stroke. At kung lalampas naman ng 54 degrees Celsius ang heat index o init na nararamdaman ng tao sa katawan, heat stroke na ang maaaring abutin ito. Kaya naman iwasan muna ang outdoor activity mula sa tanghali hanggang hapon at panatiling hydrated ang ating katawan. Samantala, dahil mas mabilis matuyo at maubos ang tubig sa gitna ng napakainit na panahon, mahalagang mamonitor natin ang pagbabago sa level ng tubig ng ating mga dam. Narito ang tala as of 6 a.m. kahapon. Sa Angat Dam sa Bulacan, nasa 188.16 meters ang level ng tubig, 8 metro na mas mataas mula sa critical level nito na nasa 180 meters. Sa Magat Dam sa Isabela, good news dahil tumaas ng 0.21 meters ang level ng tubig. Kahapon, nasa 168.9 meters ang tubig nito. Manatili tayong nakaantabay na sana'y hindi na umabot sa critical level nito na 160 meters. Samantalang bumaba naman ng 0.-23 meters ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Naitala ang 196.43 na level ng tubig nito. Naglabas ng abiso ang Maynilad sa ilang mga lugar sa Metro Manila na makakaranas ng pansamantalang pagkawala ng tubig. Ito daw ay dahil sa maintenance activity na isinasagawa sa April 16, araw ng Martes, ang araw kung saan mawawala ng tubig sa Malabon City simula alas 2 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Apektado ang mga lugar, partikular sa Baritan, Concepcion, Iba, San Agustin at Tanyong. Pansamantalang mawawalan din ng tubig sa kaparehong araw at oras sa ilang mga lugar sa Navotas, partikular sa Bagumbayan, North at South, Daanghari, Navotas East at West, San Jose, San Roque, Sipak Almacen at Tangos. Sa mga may katanungan at klarifikasyon, maaaring lamang dumulog sa tanggapan ng Maynilad o tawagan ang kanilang numero na nasa inyong screen. Maging wais ngayong tag-init, kasama na dito ang pagtitipid ng tubig. Narito ang mga paraan na dapat isaalang-alang. Dahil apektado pa rin ng El Nino ang ating bansa, ang pagtitipid ng tubig, malaki ang magagawa. Ayusin kaagad ang sira o tagas sa tubo ng tubig. Maligo sa maiksing oras,
Mainam din kung gagamit ng tabo at timba imbes sa shower. Huwag iwanang nakabukas ang gripo. Gumamit ng water-efficient na gripo, flush toilet at washing machine. Kung magdidilig, gawin ito sa madaling araw o bago gumabi para hindi agad mag-evaporate ang tubig. Para maiwasan ang kakulangan sa tubig, pagtitipid ang kinakailangan. Narito ang mga balitang ating tututukan. Alamin ang masamang epekto ng matinding init sa Camarines Sur. Iloilo City at mga paraan nito upang malabanan ang climate change ating silipin. At mga dapat alamin tungkol sa rabies ating hihimayin. At sa balitang astronomiya, isang tipak ng bato nakitang umiikot sa patay na bituin. Yan at marami pang ating malalaman dito lang sa Panahon TV.